Update naman tayo sa sitwasyon sa checkpoint sa NLEX o North Luzon Expressway. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, mas pinahigpit palalo o simula lang sa isang umaga kanina ang enhanced community quarantine sa mga papasok at palabas ng Metro Manila via NLEX. On both directions, Rafi, ang checkpoint ng PNP para isa-isahin ang sasakyan kung sino ang pwede ayon sa listahan ng exemptions ng mga biyahe. Binabaril din ng mga driver ng thermoscanner. Pinag-U-turn ang hindi dapat bumabiyahe yung mga taga-Balintuela na namamalengke lang daw sa Balintawak. Ito yung mga example ng mga pina-U-turn, hindi pwede. Kasi mamamalengke lang daw, tumawid from Balintuela to Balintawak. Yung mga papasok sa trabaho pero wala namang sapat na papel to prove it. Yung mga susundo raw ng anak sa Metro Manila o may susunduing tao o meron lang daw sadya pero non-essential sa listahan ng PNP, hindi rin pa pwede. Siyempre, pwede yung mga delivery of goods. Yeah, kahit yan ay papasok pa lamang ng Metro Manila o yung palabas na ng Metro Manila para kumuha pa ng goods. Mga health providers at essential officers ng mga kumpanya sa kanilang skeletal operations, kailangan din nilang patunayan yan. Minsan, naiirita yung mga pulis sa mga pilosipo at makukulit, kaya binabantaan na aresto kapag hindi sumunod agad. Kasi nagtutukod na yung traffic pagka may mga ganung pagkatalo pa sa pagitan ng pulis at mga motorista. Nakita naman namin naglalakad sa NLEX ang dalawang taga-Baguio. Eh, 3 days na raw silang stuck sa Metro Manila. Sisimulan na raw nila maglakad-lakad at sumubok, habang sumusubok makisakay sa mga sasakyan na pupunta rin sa direksyon na yon towards Baguio, ay buti na lang may isang SUV na pa-Baguio rin ang doon sa checkpoint na nagmagandang loob sa kanila at sinakay sila, sasabay na sila pauwi ng Baguio. As of 12 noon, ito yung mga saradong toll gates ng NLEX para lang nga sa kabatiran ng mga dadaan pa doon. Okay, let me check. Yung Mindanao entry ay hindi bukas. Yung entry and exit, parehong sarado, ay yung Karuhatan, Lawang Bato, Ciudad de Victoria, at Tambobong, Mabiga, Porac, at Florida Blanca. Pero ito daw ay nagbabago pa. So, mas mabuti kung i-check ninyo lagi yung Facebook account ng NLEX kung may madadagdag o may magbubukas na mga toll gates nila, Rafi. So, Mark, kung kahapon ay nadidelay yung mga nagde-deliver ng mga goods, ngayon ba may separate lane sila o talagang medyo mas mabilis lang yung daloy ng trapiko ngayon? Medyo mas mabilis-bilis ngayon, ano, kasi bago ko pumunta sa mismong checkpoint, dun sa kahabaan, kunwari ang direction ay palabas ng Metro Manila, sa kahabaan pa lang, may mga nakakalat na ng mga pulis na nagpo-proseso na ng mga sasakyan sa likod. Tapos nagsisinyasa na lang sila kung halimbawa sa sasakyan na to, okay na yan, na-process ko na yan. So mas mabilis ngayon. At saka admittedly, medyo mas konti ang sasakyan this time. At least dito sa NLEX, ano, sa itong papasok at palabas. Pero yun nga, nakikiusap ang pulis na ipaalala pa rin ng media na merong mas pinahigpit na quarantine measure dito na pinapatupad para makita raw ng mga kababayan natin na kung alam nyo namang hindi essential yung inyong lakad, ay iwasan nyo na. Lalo na sa lugar na ito, palabas at papasok ng Metro Manila via NLEX. Mm-hmm. So Mark, ito na siguro yung sinasabi nilang improvement dahil may birth pain syempre doon sa umpisa. So inaasahan natin as the days go by talagang kukonti, pakunti na ng pakunti yung mga nagtatangka na pumasok pa rin sa Metro Manila na hindi naman essential yung kanilang gagawin. Ganito ba inaasahan ng mga pulis dyan, Mark? Oo. At saka, in fairness, ano, sa mga dumadaan din dito sa checkpoint, marami din siguro ang tumataas na rin yung awareness level ng kababayan natin kasi pag pumunta sila sa checkpoint, nakaready na talaga yung kanilang mga papers. Yung kanilang employment papers, yung kanilang mga ID to show their exemptions, yung qualification nila for the exemption, kaya bumibilis yung proseso. But of course, syempre ay dahil sa proseso na to, haba pa rin ang kahit pa paano, yung traffic, yung queue, kaya
Kaya we still advise them to avoid kung hindi rin lang naman talaga sila frontliners at hindi naman din talaga essential ang lakad nila. Kagaya ng kanina, Rafi, mayroong group of women na mamamalengke lang ganyan, mamalengke from Valenzuela kung gusto pumunta ng Balintawak. Yung mga ganong klase para hindi na makatagtag pa sa yun ang sasakyan. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.